For today's vlog, samahan nyo kaming ipamper itong aming alagang dinosaur na si Kota. Napansin ko kasi sneeze na siya ng sneeze. Mukhang kailangan na niya ng linis kaya kinuha ko na itong aming vacuum. 13 years old na nga si Kota at sigurado konting beses pa lang siya nalilinis. Kaya naisipan ko natanggalan muna siya ng mga alikabok. Baka kaya siya nagkakaroon ng allergy dahil dito. Charot. Vinacuum ko nga lang yung buong katawan ni Kota kasama na yung kanyang face. And para makapag-relax, relax na din siya. Nakailang daan nga ako dito para ma-make sure na wala na talaga masyadong alikabok. Hindi lang para kay Kota, para na din sa twins. Next naman ay kinuha ko itong aking carpet cleaner. May spot cleaner din kasi to and pwede nga itong gamitin kay Kota. Lagyan ko lang muna ng water at saka ng solution bago magamit. And para maging mabango na din si Kota. Itong handheld brush nga yung ginamit ko para mas madali. Spray-spray lang ng water tapos meron na din itong brush. So habang na-absorb yung water, nababrush din siya ng konti. Medyo mahirap lang talaga kasi uneven nga yung katawan ni Kota and puro bumps. Pero kahit papano naman ay nakiklean siya kasi nakikita ko yung water na madumi talaga. And para mas fresh nga si Kota, binigyan ko na din siya ng facial. O diba, ang taray ng dinosaur na to, nagfe-facial din. Spray-spray lang ulit ng water na may solution. Then, kailangan nating i-absorb yung water para hindi naman siya basang-basa. Tinry ko nga din tanggalin itong mga amos ni Kota. Pero yung color niya kasi, ganyan talaga. Parang medyo madumi talaga yung itsura ni Kota. Next naman ay i-brush natin ang teeth. Kinuha na ni Charlie yung toothbrush ni Kota at social yan, naka-electric toothbrush. And yes, merong ngipin itong si Kota. Yun nga lang, iilang piraso. Madali naman kausap itong si Kota pag ibabrush mo yung ngipin niya. Usapan nga niyang i-open yung kanyang bibig. Pinunasan na din ni Charlie yung mga horn ni Kota kasi baka daw may sipon. O diba, kala mo naman talaga tunay na pet. Nanggala na nga din ang muta ni Charlie itong aming triceratops. Tapos, pinunasan na din niya yung likod. It's so cute. Kung mapapansin nyo yung mga horn ni Kota, meron ng sulat-sulat. Nahuli ko kasi itong si Charlie nung nakaraan, dinodrawingan niya yung horn ni Kota. Nilinis ko na din pati itong kanyang mga kuko. And meron din kaming binili na bagong batteries para kay Kota. 6 na ganito kalalaki yung kanyang batteries. And itatry nga nating palitan para punong-puno naman yung energy ni Kota. Yun nga lang, nung chinek ko, meron pala itong screws. Ang problema ko naman ngayon ay saan ako hahanap ng screwdriver. Wala kasi ang daddy ng twins kaya hindi ko alam kung nasaan. May nakita kong isa pero hindi talaga siya kasha. Kaya skip na muna natin ang pagpapalit ng battery ni Kota. Natawa nga din ako dito kay Chino kasi bigyan daw namin ng haircut si Kota. Pati nga siya ay ginumpitan itong kanilang dinosaur. Fresh na ulit si Kota kaya sabi ng twins isasakay na ulit sila. Konti na lang talaga hindi na sila kakasyang dalawa dito. Mukhang happy din naman si Kota sa kanyang makeover. O diba, panay din naman ang smile nito ni Kota. Favorite ang bayan na talaga ni Charlie ang pagsakay sa likod ng dinosaur. At madalas nga ay dyan pa siya naglalaro. Malaki ding help ang dinosaur na to kasi tinuturing nilang pet. At natututo nga sila maglinis at mag-alaga. Pinapakain paminsan. Pinubura din ni Charlie yung mga sulat niya dun sa paso. Meron kasi silang alagang plants. Naalala nga din pala ni Charlie ninisin ang tail ni Kota. Talaga namang love na love ng twins itong si Kota the Triceratops.